Alright, so good morning. Nandito kami ngayon sa downtown Bacolod kasi kakatapos ang namin kumain ng kanse kasi kahapon di siya available kasi Biyernes Santo. So doon kami kumain sa my Aaron's Kanse House. Masarap, pero hindi namin naubos kasi sobrang dami ng serving. Pero masarap talaga siya. Legit o yung authentic na kanse na ginagawa talaga dito sa Bacolod. So ngayon pupunta kami sa Kampuistuhan kasi papasyal namin si baby doon kasi bagay talaga sa bata yung Kampuistuhan kasi may mga dinosaur na mga replika doon eh. So mga 23 kilometers mula dito kung saan kami ngayon. So ito yung parte ng Bacolod kung saan maraming mga Chinese restaurants. Ito siguro yung kuan, lumang kalye ng Bacolod siguro. Di kami sure kasi di kami taga rito eh. Lagi kaming dumadaan dito sa Bacolod pag umuwi kami sa Cebu. Pero yung gumala talaga kami dito at nagstay talaga kami ng matagalan. Ito yung pangalawa. Kasi nung unang pasyal namin dito matagal na yun, 2018. Nung pinadala kami ng company namin dito para magtrabaho. Tapos ito yung pangalawa, kasama ko na sila baby at yung asawa ko. Similar din sa Panay Island, yung karsada nito sobrang luwang din, tig 4 lanes. Tapos di ma-traffic. So sa unahan dito mga tubuhan na yan. Hanggang sa dulo ng pwede mong makita, puro tubo yan. So dito kami laging dumadaan pag uwi kami ng Cebu. Kasi ang jump off point from Panay, hindi pala Panay, from Negros Island to Cebu via Tapuelan na port is nasa Escalante. Sa Negros pa rin yung Escalante pero nasa eastern side, mga Bisaya na dyan. So malapit na kami sa Kampuistuhan guys. As per Google, it's 1.6 kilometers na lang. So malapit na kami sa bundok. Ang ganda ng mga bundok dito oh. Tapos may mga pine trees pa sa paligid. Ooh, medyo paakyat tong lugar na to. Pwede naman masyadong matarek. Ano yan? Ba't may mga balon dito sa kalsada? Baka may nahulog siguro. Baka may pagkasal tapos nahulog. Talagang medyo nahihirapan sa kalisod ang sasakyan namin. Ah, nakikita ko na yung mga dinosaurs doon sa dulo. Alayan, ayan na. Malapit na kami guys. Palapit na kami guys. Oh. So, tinanong ni Kuya kung may reservation ba daw kami. Eh, wala eh. So, dito kami pinapasok sa parking area nila. Sa may punta daw. So, maluwang naman yung parking area na dito. Kailangan namin humihanap ng pwesto na malapit. So ito yung entrance ng Kampuistuhan. Kapark na kami dyan. Tama maguna. So dito mag pa-register. So nasa ibabaw na pala kami ng bundok oh. Nandun yung Bacolod sa baba eh. Kitang kita mula dito. Wow, parang Disneyland. Go baby. Pwede ka rin magkuha no, cable biking doon no. Ayos so. Oh, maraming cottages dito guys. Daming tao kasi summer eh. Tapos kakatapos na ng Holy Week. Yan, punuan. So yun yung mga nagibabike, nagki-cable biking ngayon. Ayos ah, hindi siya tutumba. Wow, ang laking dinosaur to. The biggest and tallest dinosaur in Asia. Hindi lang pala Southeast Asia, Asia din pala. Natakot si baby sa dinosaur doon, no? O, dali kami. O, dali kami ito. O, dali. It's okay.
So, natakot si baby sa dinosaur. So, dito lang tayo, baby, sa ilalim ng dinosaur. Yan, oh. Takot ka, ha? Wow, laki ng T-Rex. So, tambay muna kami dito sa may likuran kasi sobrang init. Yung nabayaran namin papasok is 500 for good for 2 adults. Tapos si baby libre na yata. So, parang 250 per head yung entrance dito. So, affordable lang. So, dito sa may likuran, may mga statua dito ni Incredible Hulk. Tapos may mga panda doon, no? So, bagay itong lugar na to puntahan tuwing summer. Kasi sobrang init talaga, promise. Grabe yung heat index ngayon dito sa Bacolod. So habang nagpapalamig sila, baby, so gala muna tayo dito sa paligid para makita nyo kung ano yung pwede nyo makita pag nasa loob kayo ng kampustuhan. So sa area na to, nasa bandang likod to. So marami silang mga may generator dito para blackout. Tapos may dinosaur na bundok na replika. Anong tawag dyan? Basta dinosaur yung entrance eh. Parang lang lungga ni King Kong. Dito may kinukonstruct pa. Di pa tapos. Ah, souvenir shop pala to. Itong parang dinosaur na bundok. Tingnan nga natin. Yan, ito ba? Isa o na ba yan ba? Ulo ng dinosaur. Itlog ng dinosaur. Tapos, bungo ng dinosaur. Ayos ah. Ba't may lumang truck dito sa gilid? Ah. Hindi ko ano. Baka hotel siguro yan sa loob. So, meron silang Isle of Heart dito. Maganda. Tapos may flamingo na mga replica. Tapos may buhaya pa. Flamingo. Yeah, that's flamingo. So ito yung malapitan na Brontosaurus. So pag maraming tao, mas maganda pag magpa-reserve na lang kayo dito kasi baka pagpunta nyo dito, wala nang available na cottage. Puntahan natin to, tulay na to. Okay, so dito na tayo sa may tulay. Hindi naman siya magalaw. May haba-haba dito tulay nila, oh. Then from here, makikita mo na yung pool sa baba. Yan, daming naliligo kasi sobrang init. Mga cottages din dito. So, hindi naman masyadong makapal yung kable, pero di malog. So, maganda yung pool nila sa baba, oh. Bagay talaga sa mga bata. Di masyadong malalim. Tapos, may mahabang slides pa sila dito. Ayos! So, ito yung ilalim ng slide. Yan yung mga bata, naliligo. Mayroon din silang replika ng elepante dito. Siguro mastodonto eh.